Name's Bond. James Bond. Sinong tao ba naman ang hindi nakakilala kay James Bond? Eh halos lahat ata mula sa Silent Generation hanggang sa Millennial Generation ay napanood na ang mga pelikula ng iconic character na ito. Pero alam niyo ba na ang character ni James Bond ay hindi katang-isip lang? Halina at ating alamin kung sino ang James Bond sa tunay na buhay. Bago ang lahat mga ka-channel, kung hindi ka pa nakasubscribe o bago ka pa lang dito sa Channel K, huwag kalimutang pindutin ito. At ito, para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Salamat! Si Ian Fleming na isang English author ang sumulat at lumikha ng karakter na si James Bond. Marami ang nag-aakala na ang buhay ni Fleming mismo ang siya naging inspirasyon ng karakter. Dahil si Fleming ay nagsibisyo para sa British Intelligence at mahilig din ito kasi si Fleming sa mga magagandang babae at mabibilis na chikot. Ngunit sa kinalaunan na ibinigyan ni Fleming na hindi siya ang tunay na James Bond, kundi ang mamang ito. Kilalanin natin ang servant agent na naging inspirasyon ng James Bond novels and movies. Siya ay si Dusko Popov. Siya ay ang James Bond sa tunay na buhay. Ipinanganak sa Titel Serbia noong 1912. Si Popov ay tunay na kahanga-hanga tulad ni James Bond. At mas playboy ang mamang ito kung ikukumpara mo kay James. Noong nag-aaral si Popov sa Freiburg para tapusin ang doctorate sa law, nakilala niya si John Jepson doon. Ang dalawa ay naging mag-best friend. Silang dalawa ay galing sa mga alta sa syudad o mayayamang pamilya at sanay sa magagabong buhay. Ang magkaibigan na ito ay adik sa mga babae. Well, hindi lang basta babae kundi mga sexy at magagandang chika babes. At sa mga luxury sports cars, si Dusko ang pinaka-popular sa babae noon. Kumbaga ngayon, siya ang opa ng mga kababaihan noon. Noong 1937, si John Jepson ay sumali sa isang secret service at inaya niya si Popov na sumali din. Tinanggap ni Popov ang alok at siya ay sumali sa German secret service. Si Popov ay hindi lang siya basta isang espiya. Siya ay isang double agent. Habang nagsiservisyo siya para sa mga Germans, nagpapasa naman siya ng mga halaga impormasyon sa mga Briton. Sa trabaho ito ni Popov, kumikita siya ng malaking pera para mapanatili niya ang magarbo niyang lifestyle. Kung si James Bond ay may isang babae lang kada libro o nobela nito, si Popov naman ay may apat o tatlong chicks sa bawat syudad. Sa kanyang lifestyle at love life, masasabi natin na bumukhang amateur lang si James Bond. Nakasama ni Fleming sa ilang pagkakataon nito si Popov noong panahong nasa serbisyo pa sila. Ang dalawa yun ang nagkakilala sa isang kasino sa Lisbon, Portugal. Si Popov noon ay may dalang $50,000 na pera ng British government. Si Fleming ay nataas na natutukan si Popov. Kailangan niya masigurado na hindi gagawa na kalokohan itong si Popov sa dala niyang pera. Ngunit ang pambihirang si Popov, ipinusta ang buong halaga sa isang card game sa kasino. Hindi makapaniwala si Fleming sa ginawa ni Popov. Alam niyo ba kung ano nangyari? Nanalo ang pambihirang si Popov. Ang pangyayari nito ang naging inspirasyon ni Fleming para isulat ang librong Casino Royale. Noong mga taon niya sa German Secret Service, si Popov ay talaga nakatulong sa mga Briton. Nakapagpasa siya ng maraming impormasyon na napakahalaga sa British government noong mga panahon iyon. Pagkatapos ng World War II, si Popov ay tumira sa France. Nag-asawa siya ng dalawang beses. Una kay Janine Ducasse noong 1946, hanggang sila ay mag-divorce noong 1961. Pagkatapos noon ay naging asawa niya naman si Jill Jansen noong 1962 hanggang 1981. Si Jill ay 19 lamang noon nang pakasalan niya ang 50-year-old na si Popov at nagkaanak sila ng tatlo. Si Dusko Popov ay namayapa noong August 18, 1981 sa edad na 69.